Puntahan nga natin, daanan nga natin itong issue ng, di ba, nagbigay ng allocation ng, kano yun? 23 billion pesos ba yun? Para sa 23 million families o mga mamamayan. Ibigay na isang... Ay, itong ano? Itong SAP. Itong 4,000. Pagkatapos, may mga senador, kasama si VP Lenny Roque, pati yung dating Vice Presidente Minay. Aba, eh, pinupulaan. Bakit daw 1,000 kulang? Pati si Jaime Marcos, sumali na rin. Anong masasabi mo ron, Jimmy? Kasi malinaw naman yung pagkakaintindi ko ron na yung isang pamilya na apat ang miyembro o lima, 4,000 yon ang ibinibigay. Ayun ang malinaw doon. At saka, ano kaya ang mas maganda? Yung may ayuda o wala? Ano kaya mas maganda ron? Di ba mas maganda yung may ayuda? Kasi, kung magkamisan, may mga taong ngak-ngak na ngak-ngak, Secretary sa Attorney Darren Mispia, hindi naman nila nalalaman yung nararamdaman ng mga tao ng mga mahihirap na sinusustine ng Pangulong Duterte ang pamumuhay na kahit papaano yung 4,000 piso na yun ay makatulong ng malaki sa mga kababayan natin mga naghihirap. Meron ng ano, wala namang nag-iiyakan ng mga mahihirap nating kababayan na nakakakuha nitong cash ayuda na ito ng pamahalaan. Natutuwa nga yung mga kababayan natin eh, dahil napakalaking tulong to sa kanila. Tsaka may reports naman din ng DILG, hindi po ba, Attorney Darren, Sir Jimmy, na hindi naman sila nag-receive ng any complaints, diba, about the distribution of cash aid, diba, despite the lockdown sa NCR bubble. So, siguro, if there are some instances, which is normal, kasi ang problema, yan rin nakikita natin on television sometimes. And then when I see media interviewing some of the people that are waiting for their aid, magandang tanungin rin kasi sana ng mga media is, ma'am, sir, ilan po ba kayo sa isang pamilya, di ba? Kasi sabi mo nga, Sir Jimmy, kung apat naman kayo, you know naman na you will receive 1,000 each. So may 4,000 na yon, di ba? Yes, opo. Ang nakakapagtaka po rito, Secretary, sa ating mga mambabatas, ay parang tila hindi nila alam yung kanilang mga ginagawa. Dahil po, ang turo po sa law school po, ang pinaka-basic po, ano po ba daw ang poder ng mga mambabatas o ng Kongreso? Ito yung sinasabi nilang power of the purse o yung power ba ng ating mga pitaka? Dahil ang mga mambabatas po ang nagtatakda kung magkano po ang budget ng isang pamahalaan para sa isang taon. Sila po nagsasabi kung anong pwedeng gastusin, saan, kung magkano po yan. So dapat nasa ulo na po ng ating mga mabatas yan kung magkano po ang pera natin at kung saan-saan ba inallocate yung mga pera na yan, yung mga pondo na yan. Kaya't nakakapagtaka, bakit nagtatanong yung mga mabatas natin kung bakit yan lang ang kaya natin ibigay? Samantalang alam naman nila na wala naman talagang nakaprograma sa ating Appropriation Act na magkakaroon po tayo ng isa na namang surge at kakailanganin po ng lockdown at kailangan magbigay ng ayuda. Hindi naman po talaga nakaprogramit at alam naman po ng ating mga mambabatas yan. Kaya nga po nakakapagtaka kung bakit ito na nga po ang Department of Budget and Management na nakahanap na po ng mga sources ng funds po mula po sa mga iba't ibang mga lugar po eh. Nagkaroon na po sila ng kahit papano eh, may naipon po sila. Napamigay po na ayuda sa ating mga mamamayan at ngayon po ay pinipintasan pa po para bang wala silang magandang solusyon na naibibigay po, Secretary, Sir Jimmy, Ms. Pia. Alam mo, nung linggo, Jimmy, Ms. Pia, Asik Darin, yung programa kong Counterpoint, tinalakay ko yun. Nagsabi ko yung ganito, ang dami yung reklamo, kulang. Pati si Amy, kulang. Sabi niya, mga Ilocano, barat na yan, pero kulang 1,000. Ganun din si VP Lenny, si Don Lacson, Monteveros, si VP Binay. Kaya sabi ko,
nagrireklamo kayo sa kulang. Eh, ba't di nyo dagdagan? Dagdagan nyo kaya? At nagbigay ako ng hamon, Jim. Sabi ko, o sige, magbigay kayo ng sahod ninyo sa buwan. Ako magbibigay din. Tingnan ko nga. Eh, kasi panireklamo nyo eh. Sa halip na matuwa tayo at merong ayuda mga kababayan natin, iniintriga nyo pa. Kasi pag sinasabihin mo na kulang, para bagang meron, pero pinagkakait natin, iniintriga nyo pa yung taong bayan sa gobyerno. Kung may kulang o dinagdagan, o sige nga. O, pero alam mo, hanggang ngayon, Linggo ko itinapon yung hamon. Ha? Hanggang ngayon, wala naman sumasagot sa kanila. Nagbibingi-bingihan sila doon. Iyon. Secretary Sal, Attorney Darin and Ms. Pia, ako personally, ang basa at pagkakaintindi ko sa mga ganitong stimulus na binibigay ng Duterte administration, napakalakas na bihikulo nito. Kung ikaw ay medyo ang nasa sa isip mo lamang eh, kung re-election mo or yung sa pampulitika at wala sa puso ng nagbibigay ang talagang malasakit sa ating mga kababayang mahihirap, kaya ito'y napakagandang ano, atakihin talaga eh, dahil click na click ito eh. Kumbaga sa pelikula, Secretary Sal, Ms. Pia, Attorney Darin, eh talagang patok sa takilya ito. Talagang proven formula ito na talagang gustong-gusto ng tao. Wala naman ngayong nagsisisigaw na, oy, yung inyong ginagawa na pamimigay na ibig sabihin mga mahihirap, wala naman nagre-reklamo. Napakaganda nitong ginagawang ito dahil direkta nagagamit ka agad yung pera ng ating mga kababayan na mahihirap. Yan lang sa akin dyan, Secretary Sal. Basta sa akin, Jimmy, kung kulang, sila naman ay nasa mararangyang pamilya. Mm-hmm. Ay mga pera naman sila. O, didagdagan nila, di ba? Yun. Ganun lang kasimple yan eh. Nakukulangan ka, o didagdagan natin. Di ba? Yep. Yeah. I think there's always a question of, how can you help? Dalawa yan eh. How can you help? And can you do better? Diba? Kasi lagi natin tinitingnan yung tao na nasa posisyon. But kailangan itos din natin sa mga nang pupuna na can you do better? And if you can, how can you help? Diba? Alam niyo po, inaalala. Inaalala na naman ako kasi merong isang item na sinasabi ni dito sa proof of leadership. Ito, naalala ko. Sabi ni Secretary Attorney Harry Roque. Oo. Biro niyo mga kababayan, doon pa ho sa hindi pa nakakaalam, ang Pangulong Duterte pala ay may napipintong pakikipag-usap by phone kay Russian President Vladimir Putin. Ang sabi ni Attorney Roque, quote, I can confirm may usapan po sa telepono ang ating presidente at ang presidente ng Russia. Ang schedule ng telephone conversation between the President Duterte and the Russian President Putin is classified as secret. Sabi ni Roque, I cannot say when the phone call is set. My point here is, ito po yung klase ng leadership na tulad ng Pangulong Duterte, mga kababayan, na hindi tumitigil, hindi lumulubay sa pagtatrabaho, sa pamumuno, sa paghanap ng mga magiging kapaki-pakinabang sa bansang Pilipinas. Sa akin, that is leadership. Secretary Sal. Obviously, itong mga pumukula sa kanya, palibasa, hindi nila kayang gawin yun. Ayun. Eh, mga unang-una, sila, mga dati nang nasa pwesto yan eh. O yan sila, Senador Lacson, di ba? Galing na sa executive yan. Si Drilon, galing na rin yan sa executive. Sino pa? Marami sa kanila eh. Ang magaling lang silang mampula, palibasa, nung sila'y nasa executive, wala silang magawa. Kaya yun, nahiingit sila sa ginagawa ni Presidente, halip na puriin, hinahanapan na lang ng butas. So, yan ang katotohanan niya.